Day 70. Araw na ngayon ng market schedule sa aming barangay dahil Monday ngayon. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na gagawin ko ito. Pagkatapos ng roughly 2 buwan na naka-lockdown ang San Pablo City, dito ko ngayon sa Emilio Street kung saan tatahakin ko ang highway, ang Maharlika Highway. Pero bago muna yan ay nagawa ko ng makapamili ng aming magiging tanghalian ngayong araw. Tulad ng nabanggit ko sa nakaraang episode, we have roughly 7 days kabilang ang araw na to ang nalalabi bago matapos ang isa pang extension ng quarantine period na ito. Ang napag-alaman ko, itong MECQ ay isang transition phase upang ang isang lugar ay malipat na sa status ng GCQ or General Community Quarantine. Samantalang ang mga lugar na isinilalim sa modified GCQ ay isang process stage papunta naman ng new normal. Gagawin pa rin natin yung mga precautionary measures na umiiral ngayon. Most likely yung laging pagsuot ng facial mask, ng face shield, at physical distancing. Okay, dahil nga ngayon lang ako unang nakatungtong ng highway na to, ito ang isang pagpapatunay. Itong daan na to, papunta at palabas ng Barangay Tusi, ay totally nakaharang na. Walang paraan para makapasok o makalabas dito. Ganon din dito sa itong natatanong ko. Ito naman ay papuntang ito yung ruta papuntang cementerio or Chomora Village. Halos bantay din ng mga inatasan mula sa kanilang barangay. May pagkalayo itong nilalakad ko. So, sige, habang tatahakin ko na to, mamaya na lang muna ulit. And hopefully, ngayong araw na to, may upload ko na yung tapos na naming episode na isang in-edit ko kahapon at kagabi. Dito naman ako ngayon sa Bagong Bayan Elementary School, kung saan dito napasok yung mga anak ng mga amo namin sa workplace namin. At bakas na bakas ang katahimikan dito sa loob ng school magmula ng pinatupad ang lockdown since March. Lahat na ng mga klase, all levels, public and private ay sinuspindi at tuluyan nang ang natapos ang school year. Ang bagong school year ay nakatakda umanong gawin sa August, sa katapusan ng last Monday of August. Pero pinangangambahan pa rin ng iba na bukod nga doon sa problema sa internet connection, baka pag dumating yung time na yon ay wala pang natutuklas ang lunas or gamot sa COVID-19. Ito, palabas na ako ng gym nitong Barangay Bagong Bayan. Kaya ang suggestion ng iba, habang wala pang gamot, habang wala pang bakuna, ay huwag munang ituloy ang klase sa Agosto. Magandang suggestion sana yung online learning, pero problema pa rin yung yung internet connection sa ating bansa. At hindi nga naman lahat ay may kayang mag-subscribe buwan-buwan ng internet connection. Dito ako ngayon sa Barangay Bagong Bayan. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakatungtong ako sa lugar na to mula nung mag-umpisa yung lockdown. Yung mga hindi makapunta ng palengke ay gumagawa ng paraan. Nagtayo ng talipapa. Medyo ang challenge lang sa akin. Magagawa ko bang makatawid papunta ng barangay namin? Medyo ang namamagitan sa barangay namin at itong Barangay Bagong Bayan ay Riles. Medyo ang haba ng daan para
makapunta dito. Pero so far, wala namang balakid. Ang laki ng nagagawa ng lockdown. Halos hindi ka na makadaan sa, or hindi ka man lang makatawid sa kabilang barangay. Pero hopefully, kapag isinilayan tayo sa GCQ, matanggal na lahat ng mga checkpoint, mga boundary, para kahit paano hindi na mahirapan mga tao na makatawid at makadaan. Ayun, kung nakikita nyo, sinasabi na hindi pwedeng lumabas ang mga bata, pero eto, nakita ko. Nagka-crack ng mga corny jokes. Anyway, kapag mga ganitong panahon na napapadaan ako dito sa barangay na to, ang hindi maiwasang hindi ko makikita dito, yung taunang libot, yung Santa Cruzan, yung tapusan, yan ang isang bagay na hindi mangyayari ngayong taon. Medyo nakakapanghinayang. Pero hopefully, ito yung una't huling pagkakataon na hindi mo na idadaos ang mga ganitong festivities kapag Mayo. Okay, malapit na ako sa ano, malapit na ako lumabas dito sa border. Buitin doon sa barangay namin at sa Bagong Bayan. So far, wala namang... What the hell? Hindi ko inaasahan to. May gate? Pero okay lang, bukas naman. Duda ako kung bukas dito. Pero mukhang ano, may nakakalabas. Pabukas! Yeah, thank you. Well, ganun kahirap ang makadaan at makalabas kung yun ang gagawin mo. Kasi, pero kinailangan ko ano nga, dumaan doon, gawa na malayo din yung pinanggalingan ko. Medyo failed ako ngayong araw na to, ang gawa ng sarado yung ahensya na pinuntahan ko. At try kong pumunta bukas. And siguro mamayang hapon, makadaan ulit kami ng ano, ng workplace. Para maghanap ng mga bagong ideas. Or makahanap ng pwede nating maging content dito sa YouTube channel na to. So medyo yun na muna. Medyo nakakapagod ng ano, sabay-sabay na ano, ng mga task, lalo na kapag sumasapit ng Monday at Thursday at market day pa. So yun na muna. Medyo maaga pero nakakapagod din. At bandang 2:30 na ng hapon at nagbabadya na naman ang pag-ulan. Pag ganitong mga ganyang kaitim ang kalangitan, asahan mo yung malakas na pag-ulan. Pamunta ako ngayon sa workplace namin kasi pinangangabahan ko na kapag inabot ng ulan yung ano workplace at pinangangabahan ko nga na baka malakas na naman. Eh medyo ano, may problema kasi yung kapirasong structure na ano, na natutuluan ng tubig ulan lalo na kapag malakas. Buti kung may ano, natitira pa kaming water sealant para maselyado yung ano, yung tagas. Pero if ever na walang tao or sarado yung aming workplace, eh baka umuwi na rin agad ako. Kung Metro Manila ang tatanungin, mas marami mga mayors doon ang pabor na ilagay na ang Metro Manila sa GCQ, General Community Quarantine. Kaya yun ang ginagawa kong batayan kung sakaling ang Laguna ay isililalim din sa GCQ. Pero ganun pa man, hopefully pagdating ng time na yon, eh makabalik na sana kami sa trabaho. Lalo na ang internet cafe ay hindi pa rin kasama sa ngayon, as of this recording, sa mga business na pinapayagang magbukas. Then, ito nga yung, ano, yung panukalang online classroom na kung pahihintulutan, eh willing naman kaming sumunod sa mga protocols.
if ever nang makapasok ako sa workplace namin, ma-upload ko na yung ano, yung isa kong ginawang video. Siyempre hindi tong vlog series to, kundi yung regular segment ko. Yan, hopefully mapanood nyo. At panoorin nyo, siyempre. Maaga na akong nakalabas ko ng hinaharap na ako ni Carlo sa bahay. Pero ganun pa man, ay nakapag-upload na ako ng ano, ng latest video namin. Panoorin nyo ha, yun ay latest episode ng hashtag Break It Down. Yan. Para kahit pa paano yung ano, naiiba naman akong content na maipakita. Instead dude, dito sa ating vlog series, which pinag-iisipan kong maigi dahil after ng May 31, we have total 76 days at siguro baka makagawa ako ng 3 episodes pa sa seryeng ito. Medyo I have a hint nga na I might end the series at mag-focus na tayo sa iba pang mga content dahil ang daming mga bagay na masayang pag-usapan at pagkwentuhan. Kaya siguro sa pamamagitan ng mga rundowns ng mga bagay-bagay, everything and everything anime related in pop culture at batang 90s mentality, of course. Tulad na inasahan ko, medyo umulan na naman dito ng malakas. At yun, medyo kita pa rin yung ano, yung medyo kaitiman ng ano, ng kaulapan. Ganito talaga kapag hindi pa naseset ang lahat ng mga bagay-bagay habang quarantine, habang wala pang bakuna, wala pang gamot, eh ganito muna tayo. Pero kagandahan yan, makikita mo naman sa surroundings ko dito sa San Pablo na tila balik sa normal, yet hindi po. Pero talagang pinapanalangin ko na hopefully talaga ay magkaroon na ng lunas, gamot, bakuna ang kumakalta pandemyang ito nang tayo makabalik na sa ating mga normal na buhay. Kung anong habang nag-a-adjust na tayo, meron at meron pa rin mga naiiwan, meron at meron pa rin mga naapektuhan. Katulad namin, syempre. This will take considerations ng mga nagmamasid at gumagawa ng mga hakbangin. Pero syempre, mahalaga nga naman ang buhay. Pero paano ka nga naman mabubuhay kung wala kang hanap buhay? Yun. So we will end this day on that note. Malapit na ulit akong bumalik sa aming barangay. O, hindi ko nagkamit yung bayan. Nang unfortunately nakakaramdam ako ngayon ng masamang pakiramdam, particularly kaninang hapon nagka-stiff neck, medyo sumakit yung leeg ko at batok hanggang itong punto na sumakit na yung ulo ko. Ayun, midweek na, pero wala pa rin kaming napapalitan ko nung mangyayari sa Laguna after ng May 31. Pero again, sinasabi ko na sa mga nakarang araw na kung ilalagay ang Metro Manila sa GCQ, hopefully ganoon din ang mangyari sa ano, sa Laguna, gawa ng isa sa mga papayagang within sa GCQ ay yung pagbiyahe
at makatawid sa mga ng katab ng mga bayan within the province. Well, at least 'yun. Pero syempre yung capacity ng mga gustong makabiyahe eh hanggang 50%. So we will end this day on the that note at yan, we have Thursday, Friday, Saturday, 4 days remaining na sa current extension period ng community quarantine na to. At mukhang ano, hanggat hindi na-resolve ba yung tungkol sa mga mapag-iwan ng mga ano, mga businesses na hindi makakabig sa trabaho, wala kaming choice kundi hinga na ng ano, ng help mula sa LGU na bigyan mo na kami ng ano, ng ayuda. Dahil kami, parang kami na lang siguro aside sa internet shops, computer shops, barbers at salons na hindi pa makakabig sa trabaho kung hindi pa rin i-reconsider ng ano, ng national government yung ano, yung aming sitwasyon. So yun na muna, kailangan na matulog sa katong ulo ko. Good night sa inyo.